Ako ulit to, si Teacher Jason mula sa Kapatiran Kaunlaran Foundation Inc. At welcome back to KKFID channel! Before we start, please don't forget to like this video, subscribe, and hit the notification bell for more learning videos. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa wastong gamit ng salita, part 3. Yes, magpo-focus naman tayo ngayon sa wastong gamit ng pinto versus pintuan, pahiran versus pahirin, at walisan versus walisin. Pamilyar ka ba sa kanila o na-curious ka rin ba kung kailan dapat sila ginagamit? Meron akong narinig minsan ang sabi niya, walisin mo ang sahig, pagkatapos pahiran mo ng basahan at isara mo na rin ang pintuan. Pero mali eh. Alamin natin kung bakit nga ba naging mali at ano nga ba ang mali. Marami pa rin talaga sa ating mga Pilipino nagkakamali sa paggamit ng sarili nating wika. Minsan kasi, porket Tagalog na yung ginagamit natin, wala na tayong pakialam kung tama pa ba o mali yung mga salitang ginagamit natin sa pangungusap. Balikan natin yung pangungusap na binanggit ko kanina. Balisin mo ang sahig, pagkatapos, pahiran mo ng basahan, at isara mo na rin ang pintuan. Ngayon, naalamin natin kung bakit nga ba naging mali. Number 1 is pinto versus pintuan. Pinto, o sa English, door. Ito yung bahagi ng daanan na isinasara at ibinubukas natin. Ginagawa ito upang ilagay sa pintuan. Halimbawa, binuksan niya ang pinto upang makapasok ang kanyang ina na galing sa palengke. Pintuan, o sa English, doorway. Ito naman yung mismong kinalalagyan ng pinto o yung mismong daanan natin kapag lalabas o papasok. Halimbawa, nakaharang sa pintuan ang paso ng halaman kung kaya't hindi niya maisara ang pinto. Number 2 is pahiran versus pahirin. Pahiran, ibig sabihin, paglalagay. Halimbawa, pahiran mo ng mantikilya ang aking tinapay. Pahirin, ibig sabihin naman, pag-aalis or pagtatanggal. Halimbawa, pahiran mo ang pawis ng iyong kapatid. Number 3 is walisan versus walisin. Walisan ang gagamitin kapag lugar o puok yung nais mong linisin. Halimbawa, walisan mo ang iyong kwarto. Walisin naman ang gagamitin kung ang isang bagay ay maaaring tangayin ng walis. Halimbawa, nais kong walisin ang nagkalat na papel sa silid aklatan. Nakuha bang pinagkaiba nilang lahat? I-review nga natin ulit. Pinto, ito yung nasasara o nabubukas. Pintuan, ito naman yung mismong daanan kapag lalabas o papasok. Pahiran, ibig sabihin paglalagay. Pahirin, ibig sabihin naman pag-aalis o pagkatanggal. Walisan, tumutukoy sa lugar o puok na nais mo linisin. Walisin, ito naman yung bagay na maaring tangayin ng walis. Sana ay marami kayong natutunan sa ating video ngayon and please huwag niyo kalimutan na i-comment sa baba kung ano yung natutunan niyo gamit ang hashtag KKFI. At pagbilang ko ng 3, pindutin niyo muna yung post para sagutan yung mga talatang ipa-flash ko sa screen. Kaya, good luck! Thank you.
huwag kalimutang i-comment sa baba kung ano na kung score, ha? Sana napanood nyo rin pala yung part 1 at part 2 nitong wastong gamit ng salita. Kaya kung hindi pa man, please panoorin na now na. Okay? At bago rin ako magpaalam, please huwag nyo kalimutan na i-share tong video na to sa mga friends or classmates mo na di pa nakakapanood para matuto din sila. Di ba nga, sharing is caring! Kaya sana marami kayo natutunan ngayong araw na to at salamat sa panonood. Bye!